So, di ba yung lechon dapat nakaganon? No, maliit kasi yun. Sorry. No, mas pinakahit maliit o malaki yun. No, pero yung gagawin kasi dito, hindi kaya sa atin. Pero hindi dapat ganon ang lechon. Hello Philippines! Welcome back to my YouTube channel. Hola amigo! So for today's video, nakikita nyo na paraming pagkain. Itong mga pagkain na to ay galing kay Madam Vilma. So kasi bumili siya ng binuguan. So, ayan. So magmumukhang mukbang yung vlog namin ngayon. Itong dinuguan na to, siya lang may pinabang kasi hindi naman ako makain ng dinuguan. Tapos merong... Ito, binili niya to. Magkano itong dinuguan? 6 euro. Tapos, dinuguan lang binili niya pero may kasamang libreng kinataang alimango at supo. Supo ba to or shrimp? Hipon. Hipon. Okay. So, ito, hindi namin alam kung magkano yung presyo. Ayan. Binigyan niya lang itong free. Tapos may kasama pang Carioca. Tatlo ba to? Dalawa lang. Yan tayo eh. Hindi na pinahabot ng vlog eh. So, tatlong piraso dapat to. Ito, free lang to. Kinahan niya na yung isa. Tapos, so sa mga, kung gusto niyong bumili ng mga ganitong klaseng pagkain, pero dito lang sa Madrid, Spain, contact niyo lang si Madam Vilma. Ito yung kanyang Facebook. Ayan. Ito, yan. Okay, so tapos meron naman spicy boneless chicken feet na galing naman kay Nicole. So ito yung fish ko. Nicole, model kayo sa kanya. Nandito lang siya sa Madrid, Spain. Yes. So, meron din siyang kimchi. Yes, sa kanya actually din nanggagaling yung mga kimchi. So sa mga mahilig kumain ng mga Korean food, ito katulad nito, maanghang, then kimchi, kontakin nyo lang si Nicole. So tara, tikman na natin. At meron din kaming tirang pritong Gigi. So, fiesta. Let's start the mukbang. Okay. Bukas ba? Hindi naman ako malakas kumain eh. Wow! Kami-kami mo. Tumain natin to. Gusto ko lang dito yung sabaw. Natatakma ko sa ano? Dinuguan. Hindi ako mahilig sa hipon. Hindi ako mahilig sa hipon. Kasi matrabaho kainin. Matrabaho kainin. Ang hipon. Kailangan mo yung balatan. Sarap siya. Dinuguan. Kumain ako ng dinuguan pag wala na talagang ulam. Kung wala na talagang option. Pero, alam ko ba, pag dinuguan kasi ulam, parang kumain ako tapos pagkatapos, nabusog lang ako pero parang hindi ko nalasahan yung pagkain. Sarap kaya. Sarap. Masarap itong ginataan. Si Madam, actually talaga ang mga paninda niya, mga kanin, pero meron na rin siya mga barbecue, mga ganitong ulam. Tingin ko na gusto na mag-start naman mag-gumawa ng restaurant si Madam eh. Ang laki ng sili yun. Sili. Hindi naman nata tumaang itong sili ko eh. No, pero may meron niya tayong sili dyan. O wala. Ito, sili to ah. Hindi naman nata yun. Tumabuti yung kanin. Bakit? No, hindi maanghang yung sili. Thank you, Madam Ria. Ang sipag niyang mamigay sa amin ng ulam. Paano makakamin? Itong shrimp. Supo. Supo, alam ko pag supo, malalaki, di ba? Hindi ito supo. Kalimango at hipon. Ayun yung anong hipon. Kalimango yung ulo. Kalimango, alimasag. Hampir kaya ganun. Kalimango, malaki, alimasag, maliit. Pwede ito ba sa hipon? Nakakatawa sa hipon.
Ako ang ahipon. Wow! Kain ako lahat, no? Hindi ako hipon. Comment down below. Hipon ba ako ang tamo? Meron kami nag-event. Yung lechon, hindi siya nakaka-proud na ano, masabi mo, oy, may lechon kami. Kasi kawa nga yung lechon. Kawa yung tura ng lechon. Kahit yung nag-private, parang sinabi niya na ano, chupa-chap na lang. Sabi yung chupa-chap yun para mamakain. No, meaning, hindi mo siya madi-display ng ganong itsura niya. Kasi kawawa yung itsura ng lechon. Alam niyo ano yung itsura niya? Nakagapos yung apat na paa. Hindi lang yung lechon dapat nakaganon. Na maliit kasi yon. No, mas pinakahit maliit o malaki yun. No, pero yung lutuan kasi dito hindi kaya sa atin. Pero hindi dapat ganun ang lechon. Meron naman na lechon na nakakaganon na. Pero yung lechon nun, parang nakabalutot ng ganun, tapos nakatali yung paa. Sa Boracay nun, no, lechon or lechon? Sa Boracay. Yung may lechon din sila. Ganun. Sets! Ewan ko kung saan yung nabili. Pero masarap. Yung take mo ko, masarap yung ano. Yung balat. Balat lang yung kinakain ko sa lechon eh. Ay, meron palang lechon dyan. Doon eh. Di ba nag-take home? Ah. Wala pala, may lechon. May lechon pala kami. Binigyan kami ng client. So ayun naman, tignan natin itong binibenta ni Nicole. Manghang eh. Boneless chicken feet. Ito naman, para sa akin ito kasi maanghang. Pero tignan natin kung maanghang ba talaga. For only 6 euro. Maanghang. Tingin ko mas masarap ito kapag bagong luto talaga. Kasi na, parang, nung isang araw pa ba natin ito nakuha? Hindi namin agad kinain kasi nga mag-event kami. Nireff lang namin. Paano kaya na lang? Paano nila ito na ano? Na the bone. Baka nilaga mo. Asti. Ito ang sarap. 6 euro bilhin namin ito kay Nicole. Parang hirap magmukbang. Masarap kasi magmukbang kapag gutom na gutom ka siguro. Pero kaya kapag walang kanin. Huwag ka magkanin. Oo, walang kanin kasi pag may kanin, umbuto sa kaatag. Kasi itong oras na, gabi na. Mahirap na kumain na madami. Well, mabusog na ako. For sure, di namin ito makaubos lahat. So, pwede naman itong i-reheat ulit. Para may ulam kami ulit bukas, hindi na kami nag-reshift, hindi na kami magtututo. O kaya naman, kung gusto nyo din matikman ito, yung mga taga, mga Pilipino na nandito sa Madrid, kontakin nyo na si Madam Vilma. Ayan. Matikman nyo na yung kanilang ginataang crab at ginataang hipon, pati na rin itong dinuguan. At iba't iba pang kakanin, okay? At kay Nicole, kung gusto nyo bumili ng kimchi at mga Korean food, katulad itong chicken feet, spicy chicken feet, umorder na kayo sa kanya. Ito yung kanyang Facebook. And now, sarap na sarap ka. Naka-dalawang kaling ka na naman. So, thank you for watching. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and Facebook page. Hola amigo. At huwag nyo kalimutan na click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming updates. Ay, bago naming uploads na videos. At may isa pa kaming Facebook page na Hola Amigo Events and Tours. Pakilike din po yan. Bueno, maraming salamat and hasta luego, Filipinas. Dios.